Isa pong mapagpalang hapon sa inyong lahat. So, today is the 32nd Sunday in ordinary time. Our gospel that we have just heard from Luke 20. Let's have a short review of the gospel last Sunday, the 34th Sunday in ordinary time. The gospel is from chapter 19. So it is a continuation. So last Sunday, we learned how determined Zacchaeus was. So let's see Zacchaeus' determination. And there are three. He was determined to see Jesus. Hindi niya makita because of the crowd and because of his height. But he did not run away. He ran ahead. Climb a sycamore tree. And there was a twist. It was Jesus who saw him. Nagparoon pa ng self-invitation. And then, the second determination, he was determined to see Jesus. And he called his friends. Pero yung iba, mga usi o sisera, ay nako, nakikikain sa mga makasalanan. And he said to Jesus, I give half of my wealth to the poor. If I had defrauded anyone, I'm going to pay that person 400%. So the third determination, Zacchaeus was determined to share his wealth to the poor. So we continue. And now today we ask, how determined are we to attain peace and unity in this world? Meron ba tayong determinasyon na magkaroon ng kapayapaan at pagkakaisa sa mundo? Grabe po ang nangyayari sa mundo ngayon. And we know that there is an inherent tension in belief system. And this belief system, it could happen in politics, in religion itself, and with the religious people. Punta tayo sa Amerika. Grabe dito, no? Midterm election. Democrats versus Republicans. Alam naman natin yung isang partido, ang kanyang narrative, ang presidency was stolen from him. And many people believe him. And anyway, let's see what will happen November 9 in America. We have United Nations, 140 plus countries condemn what Putin and Russian army are doing with Ukraine people. And in Russia, of course, in their own belief system, they still believe Putin. Grabe, ano? So with that, in today's gospel, hindi naman naiiba nung kapanahunan ni Jesus. These are Jews, but they are divided in two major groups, Sadducees and Pharisees. The Sadducees, they don't believe in resurrection. The Pharisees believe. At ito pa, kaya tingnan natin ngayon. Oh well, just to have a glimpse of the differences, but we will concentrate on the resurrection. So again, we ask, how determined are we to attain peace and unity in the midst of tension? Pwede pa ba kaya kung inherent ang tension sa anumang aspeto ng buhay? Let's look and let's define religion. So religion is the feeling of reverence which humans entertain toward a supreme being. It is the recognition of God as an object of worship. Any religion is a system of faith and worship. But what I like, I encountered a new definition, but I have been sharing this. I love the definition of religion coming from Latin or Latin religare. What does religare mean? To bind back, to go back, to tie back. Ang ganda ng religion eh. Dapat ikaw, ako, italim pabalik sa Diyos. I love it. Bakit tayo dapat italim pabalik sa Diyos? Kasi pag nakaalpas ang tao, walang Diyos, doon nagkakagulo.
that simple. Amen? Feel mo? Gets mo? Kaya tayo dapat na sa Diyos. At huwag tayo makawala sa Diyos, diyan tayo magkakagulo. Remember, no political party could save us. No politician could change us. And yet, many of us are identified with a particular party. And what I like in religion, dagdag ito, there are two kinds of religion. We call it, madaliin na lang natin, yung external. The technical term is esoteric. Never mind. Yung panglabas na relihiyon. Ano yung panglabas? Father, ano ba? Ang paang kanan ni Jesus sa taas o yung kaliwa? Father, saan ba siya pinako? Dito ba sa palad o dito? Eh ano ngayon? Kaliwa o kanan? Masisave ka ba noon? At yung iba makipagpatay? Hindi yan! Kaliwa ang nasa taas! Dito yung takadab! Signs, symbols, dogmas, rituals, articles of faith. Yun ang mahalaga! Kaya nag-away. But don't forget, the second kind of religion is internal. The technical term is esoteric, meaning direct and personal experience of God. Pakitanong nga po yung katabi, meron ka nun? Did we experience God in a personal and deep way? Talagang, state of ecstasy ka, no? Wow, God, di ba yung parang mga santo? Feel na feel. So with that, kung makikita natin ngayon, religion, all types, from Islam to Judaism, Hinduism, Christianity, in our own religion, Buddhism, Taoism, nandyan pa rin. Pwede kang mag-concentrate sa external, symbols, rituals, dogmas, signs, or articles of faith. Alam niyo po, walang gulo sana kung papasok tayo sa internal, sa esoteric, have a personal experience of God. Amen? Anong ibig sabihin yon? Experience God as love. Experience God as forgiveness and apply it in our daily life. Kaya lang, sa buhay natin, doon tayo sa panglabas eh, external. But, external is not that bad at all. Meron din yung beauty. Meron din yung danger. The beauty, if you belong to a particular religion, uy, there is a social cohesion. Uy, close kayo, may apostolate kayo, may grupo kayo. But the danger of external, maganda yung service-oriented, ang danger na to, it will lead to fundamentalism. Meaning, the members become narrow-minded. Ito lang. Kami lang masisave, kayo hindi. Ano ka? Graduate, buti na graduate tayong mga Kristiyano, mga Katoliko dyan. Pero ganyan ang mga tao. So with that, eto ngayon ang kinakailangan. Yung internal, have a personal experience of God. Deep personal relationship with Jesus. Spend time with Jesus. Kaya nga tayo, other Christ supposedly. So with that, eto ngayon ang tanong. Pag ikaw ba'y lumapit sa Diyos, tataas ang baitang ng iyong kamalayan at antas ng iyong kaisipan? Opo. So, once we spend time with God, with Jesus as Christians, there will be a shifting to a higher level of consciousness. Kaya sa pamilya, di ba? Pag mayroon kang kasamang makitid ang pag-iisip, naku po, it's a real cross. More time with God means higher level of consciousness. Kaya iangat natin ang antas ng kamalayan. At kung ang bawat tao ay tataas ang antas ng kamalayan, may kapayapaan, may pagkakaisa. There will be oneness. We will reach unity consciousness. At anong ibig sabihin yon? Para walang gulo, see God. Remember, we are born in a particular culture. We call God in different names. So as Muslim, see Allah in everyone and everything. If you're a Jew, see Yahweh in everyone and everything. And as Christians, see everyone, see Jesus. Pakitingnan mo nga yung katabi mo, subukan mo lang, pinahan mo.
nakikita ko ba si Jesus sa kanya? O, diba? Nakikita ko ba si Jesus sa bagay? Pag nagawa mo yan, you have a personal deep relationship with Jesus. Amen? Aminin, easier said than father. Oo, kasi ako, hindi ko rin makita si Jesus sa kinaiinisan ko, no? But again, it's a challenge. Eto pa, ang ganda. Si Malcolm Gladwell, he already wrote many books. And one of these books is entitled Outliers. Diba pag kayong sa statistics, may normal? May mga lumalabas sa normal, outliers. How to become successful? Ang sabi niya, remember the 10,000 hours rule. The Beatles did not immediately became famous. They went to harbor to Germany and they practiced there in Germany. After spending 10,000 hours in Germany, they went back to UK. Wow, Beatles na tayo. So, ibig lang sabihin, if you are faithful sa 10,000 hours rule, pwede ka magbago. Pakisabi nga sa katabi, gawin mo nga yan sa prayer time. Gawin mo sa prayer life mo. Oh, okay, apply natin. Anong translation? What does it mean? Kaya nauso na ngayon ang perpetual Eucharistic adoration. Pag nag 1 hour ka per day, sa isang taon, you have 365 hours, correct? Sa 10 years, meron ka 3,650 hours. In 20 years, meron ka, times 2 lang yan, 7,300. Kulang pa. Eh, 10,000 eh. Oh, to be exact, para may 10,000 hours ka, we need 27 years, 4 months, and 25 days. Kung 1 hour, again, pakita lang ang katabi, nakaka 1 hour ka ba? Kaya ito sana, pag ginawa natin ito, yun, it could lead to oneness, unity consciousness. 1 hour dito, mag-anwan doon, or ang pinakamaganda, yung gawain mo, gawin mong prayer. Aba, that is prayer already. Kung 10 hours ka nagtatrabaho, and those 10 hours are converted into prayer, eh di may 10 hours ka every day. Feel mo? Gets mo? So with that, ito po, si God as Yahweh, as Allah, as God the Father, as Jesus, in everyone, in everything. So believe in the resurrection. And in today's gospel to end, I read the short gospel. Ito ang maganda ngayon. Panghuli, Jesus, tinanong kasi siya ng mga hindi naniniwala sa muling pagkabuhay. Doon sa isang babae, dahil sa batas, pag siya'y namatay at ang asawa niyang lalaki namatay at walang anak, aasawahin niya yung pangalawang lalaki. Grabe, no? Nakapito! Sabi ko nga, maganda yung istorya, yung theoretical kwento ng mga Sadducees eh. Sabi ko, kung hindi namatay yung babae, siguro pati pinsan kasama pa. Napakaswerte naman noon. Pito na magkakapatid, pinsan pa. No? Anyway, natapos din, namatay din siya. Kanino siya asawa? Mali, sabi ni Jesus. Why? The children of this age marry and remarry, but those who are deemed worthy to attain to the coming age and to the resurrection of the dead, neither marry nor are given in marriage. And then Jesus added, they can no longer die, for they are like angels, and they are the children of God because they are the ones who will rise. Pinahan nyo yung katabi nyo. Makakapasok ba sa langit yan? Kaya ang taong malapit sa Diyos ay tunay na anak ng Diyos, at sila ang makakapasok sa langit at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. We believe in resurrection because Jesus Himself resurrected. First and last Q&A. Feel mo? Feel ko. Okay, feel mo? Feel ko. Gets mo? Gets ko. Gawin mo? Purihin natin ang Panginoon. Close your eyes, bow your heads. There is eternal life. And Jesus resurrected. We also will resurrect with Him. Amen.